Atin pong pag-uusapan, ito pong pagbaha ngayon ng mga fake news. Oh, bumabaha po ngayon ang mga fake news. At kahapon lamang ay pinag-usapan natin yung pinakakalat na video patungkol sa anak ni Vice President Lenny Robredo na sinasabing ito raw ay sex video na pinatutungkol sa isang anak ni Vice President Robredo na hindi naman po totoo, mga kaibigan, na yun yung anak ni Vice President Lenny Robredo. Alam nating lahat na yan ay pawang fake news. Kamukha rin yan nung ginawa kay Senator Leyla de Lima, kung natatandaan ninyo. Merong video na pinalalabas na sila daw yun. Hindi naman sila yun eh. Mga kaibigan, kapag tinignan mong mabuti, napakalayo ng itsura. Mga kaibigan, ano, talagang mahahalay na tao ito. Pati yung mga video ng mga katulad ng ganyang kahalayan ay ginagamit nila ano, para siraan lamang yung ating pong vice presidente. Pati yung anak ho, ay idinadamay na, mga kaibigan. Talagang dyan yung makikita kung gaano kadesperado itong mga hayop na ito, mga kaibigan. Kasama na itong administrasyong ito na nagpapanggap na walang kinalaman. Ho, nagpapanggap lang ho yan na kunyari ayaw kay Narcos, kay Jose Narcos, si Adik, sa cocaine. Pero sa katotohanan, manok po nila yan. Oh, at itong ibang mga kandidato. Ngayon, dahil sa patuloy na pagbaha ng mga fake news, may mga babala na eh. Si Vice President Lenny Robredo, nung simula pa lamang na humanda kayo sapagkat titindi pa ang mga paninira laban sa kanya. Oh, mga kaibigan, at sa kanyang mga taga-suporta. Ngayon, meron na rin sinabi ito si Senador Antonio Trillanes na patunay lamang na titindi pa itong mga fake news na ito. Katunayan, merong mga naglalabasan ngayon na sa Facebook, mga kaibigan, maging sa Twitter, tungkol sa resulta ng mga boto sa iba't ibang panig ng daigdig. Alam po ninyo kasi, nakatingin dito sa Pilipinas, sa eleksyong ito, ang buong mundo, nagmamasid sila. Bakit nakatingin ang buong mundo rito sa gaganaping eleksyon dito po sa ating bansa ngayong Mayo? Kasi po, mga kaibigan, ay kanilang binabantayan ang democratic process dito po sa ating bansa. Yan nga po yung eleksyon. Ang eleksyon ay bahagi ng demokratikong proseso, mga kaibigan. At kung tayo ay kabilang sa mga bansa na sumasang-ayon na itataguyod ang ating saligang batas, mga kaibigan, kaya nakatingin itong mga bansa na kaisa natin sa paniniwala na dapat ay kung ang bansa natin ay demokratiko, mga kaibigan, kinakailangang sumailalim ang lahat sa ating saligang batas, mga kaibigan. Hindi maaaring baluktutin ang saligang batas kung saan diyan nasasaad ang demokratikong proseso ng ating bansa. Ngayon, kaya sila nagbabantay ay tinitignan nila yan kung yan po ay bababuyin, babaluktutin, mga kaibigan, sapagkat may pakialam sila kapag ka ang konstitusyon ay binaboy, binaluktot, o kaya ay sinalaula, mga kaibigan.
Ngayon, dahil nga po sa desperado itong kasalukuyang administrasyon at ang kanilang mga kaalyado, lalo-lalo na itong mga kandidato na pawang kung tawagin nga po ay Manchurian candidate, na ang ibig sabihin ay hindi magsisilbi o ang kanilang pagtakbo ay hindi para sa interes ng bansa at ng mamamayan, kundi sa interes ng bansang China, mga kaibigan. Eh, alam po ninyo, napatunayan kamakailan lamang, marami na namang isinarang account na ito ay pawang na iniuugnay sa kampo ni Narcos Jr., mga kaibigan. Ano ho, mga accounts na ginagamit sa pagpapalaganap ng mga fake news. Kaya ano ho natatandaan ninyo yung Rappler na mayroong kasunduan sa Comelec. Di ba na itong kasunduan ito, mga kaibigan, ay hinarang ng Office of the Solicitor General. At ito ngayon ay nasa Korte Suprema, kinu-question ang validity nito pong kasunduan ito na ang Rappler ay magsasagawa ng fact-checking sa lahat ng mga balita na may kaugnayan sa eleksyon, itong darating na eleksyon. Pero ito ay kinwestiyon ng Solicitor General na si Jose Calida. Imbes na sila ang kinu-question, sila kumu-question mga kaibigan. Bakit nila ginagawa yan? Sapagkat ayaw nila na maberipika yung mga fake news. Katunayan ngayon, bumabaha ang fake news sa social media. Ito yung mga iniuulat na meron na silang resulta ng eleksyon. Kung ilan ang bumoto, kung ilan ang bilang ng nanakuhang boto ni Narcos at ni Vice President Robredo at nitong ibang saling pusa, mga kaibigan. Meron na silang guwan resulta. Paano nangyari yon? Tanong nyo sa kanila, kayo ba nagbilang ng boto? Bakit ninyo alam? Hindi naman dito bibilangin yan Hindi pa naman ngayon sapagkat hindi pa natatapos ang absentee o overseas absentee voting. Mga kaibigan, katunayan, kanina merong tayong kaibigan na nakikinig at sumusubaybay sa atin. Sinabi niya na sila'y nagtungo kanina lang sa Milan, sa konsulada natin sa Milan. Upang sana ay bumoto. Pero alam niyo ang balita, wala pang kwan Wala pang mga balota na available sa konsulada ng Pilipinas doon po sa Milan. Hindi pa malaman kung kailan sila magkakaroon ng balota ron. Ang tanong, paano nagkaroon ng resulta? At paano saan kinuha itong mga hayop na ito, na dapat itong mga ito nung nasa tsampa lang ng nanay nila nangamatay na mga kaibigan kung alam mo lang magkakaganyan yan, di nung isinilang yan, pinisil mo na ilong yan, di ba mga kaibigan, para ika nga hindi na lumaki at naging salot. Ngayon paano na, saan nila kinukuha yan, di ba nakakatawa yan? Hong Kong, meron na rin daw silang resulta, nilalabas sa social media. Ano ito mga ito? Bukod sa ito'y fake news, ang purpose niyan ay mind conditioning. Kinukondisyon nila ang lahat. Pero mapapansin ninyo, hindi kumikibo ang Department of Foreign Affairs at yung mga opisyal ng ating pong embassy at mga konsulada natin sa iba't ibang bansa. Hindi sila kumikibo na dapat sana nakita nilang mayroong kumakalat na fake news
tungkol sa resulta ng eleksyon, mga kaibigan, no, ng mga pagboto. Ewan ko kung ang tawag nila dyan, exit polls. Ano yan, in-interview mo yung mga taong bumoto, sinabi nila sa'yo na ito binoto nila, yun ang binoto nila. Anong katarantaduhan yan, mga kaibigan? O, ngayon, hindi sila kumikibo, itong mga taga embassy at mga taga-konsulada natin. Ibig sabihin, kinukonsinti nila yan. Ha? Kabahagi sila nito pong malaking conspiracy na ito o sabwatan na dayain ang halalan, ha? Sa Mayo, itong darating na Mayo, mga kaibigan. Talagang hindi nila gagawin yan kung nasisiguro nila, ha? Na totoo yung lumalabas na survey. Palibasa nga, hindi totoo yung survey at binabayaran lang nila yan, mga kaibigan, kinontrata din nila yan para makipagsambwatan. Mga kaibigan, ang ibig sabihin hindi totoo yan. Sila na mismo ang naghahatid ng mensahe na hindi totoong malakas si Narcos. Ha? Mga kaibigan, katulad ng pinalilitaw nila. Buti pa ito si Eliasar. Meron ako nabasa na sumisimpatsya siya dun sa anak ni Vice President Lenny Robredo. Itong dating GPNP na si Guillermo Eliasar. Kanyang kinukondena yung fake news, fake video na ikinakalat na napakasama nito. Ang problema, nung nakaupo kasi siya, bilang isang pulis, dapat ginampanan niya na ang kanyang tungkulin noon. Pero ganun pa man, natutuwa naman tayo at nakikita niya ang mali sa kasalukuyan dahil wala na siyang pwesto sa gobyerno. Kandidato na siya. Ngayon, pag kandidato ka, medyo lumilinaw ang isip mo. Kasi nangangailangan ka ng boto. Pero yung katotohanan na yan, hindi mo pwedeng baguhin yan. Talaga masama yan. Kahit nasa pwesto ka, masama talaga yan. Sipin mo, hindi naman kandidato yung anak ni Vice President Lenny Robredo, sisiraan. Mabuti sana kung totoo . Hindi po . Mga kaibigan, kahit pa halimbawa, totoo isang bagay. Hindi naman kandidato yun, ba't mo isasali yung anak? Di ba? Ano kasalanan ng anak niya sa pagtakbo ng nanay niya? Mga kaibigan, kasalanan ba ng anak 'yon na tumakbo yung nanay niya? At kailangan idadamay mo siya? Sisiraan mo? Napakatindi, nakakaano 'yun . Nakakakulo ng dugo, ha? Sapagkat kayo man hindi niyo gugustuhin 'yan ay mangyari sa inyong mga anak, hindi ho ba? Ang tanging makababasag lamang dyan sa inihahanda nilang malawakang sabwatan na yan, mga kaibigan, mismong taong bayan. Pero pinaghahandaan na rin nila yan, mga kaibigan. Ha? Kasi sa nakikita natin ngayon, ang taong bayan hindi papayag. Iyan ang maliwanag na larawang nakikita ko ngayon. Ang mga taong bayan ngayon, hindi makapapayag. Nalulukohin mo itong eleksyon na ito. Tingnan ninyo, kahapon lamang yung, ano ba yung opening ba yun ng UAAP? Ng basketball sa mga universities. Mga kaibigan, ang naglaro ay Lasal at ang Ateneo, sila magkalaban. Pero meron silang isang objective kahapon na lahat ay magsusuot ng pink. Nanawagan sila sa kanilang mga fans, di ba? Sa kanilang mga taga-hanga.
na pupunta para manood sa MOA. Di ba? Sa MOA. Oh, mga kaibigan, magsuot ng pink. Oh, kahapon. Aba, napanood ko yung mga kuhang video. Pagkatapos ng laro, isinisigaw ng lahat ng lumalabas na tao ay Lenny Kiko. Lenny Kiko, mga kaibigan. Ha? Ngayon, kitang-kita na ninyo eh. Napakarami na nito. Ha? Kaya nababahala na sila. Kaya naman, hindi rin natin maiiwasan na bumabaha ang fake news. Panalo na sila eh, pagdating sa fake news eh. Sa boto, hindi ho. Huwag kayong papatol doon. O nyo nang patulan yun, yung mga nagpapakalat ng... Ang pinakamaganda magagawa nyo doon, i-report nyo kaagad yung mga account na naglalabas niyan. Yung mag-share, i-report nyo rin. Huwag kayo ang mag-share. Pagka nakatanggap kayo ng share, i-report nyo yung nag-share, ha? At yung mga inilalabas na fake news na yan. Ha? Huwag nyo nang pag-uusapan. Huwag na kayong mag-share sa iba. Ang pinakamagandang magagawa ninyo, i-report kung sino, pati yung nag-share, ay i-report ninyo, mga kaibigan. Oh, para maiwasan sa hanay ng mga supporter ni Vice President Lenny Robredo na ika nga eh, makatulong ka pa eh. Nakakatulong ka pa ron eh. Sa fake news na yun eh. Ang kailangan mo, gumawa ka ng hakbang eh. Para hindi magtagumpay yung fake news eh. Alam mo ng fake news yan, paano nilang nalamang may resulta yung eleksyon? Bakit? Sila bang tinawag ng inauthorize ng COMELEC at ng mga consulate natin na magbilang ng boto? Eh, unang-una, hindi pa naman ngayon agad bibilangin yun eh. Dahil hindi pa natatapos, ha, ang eleksyon sa absentee voting, mga kaibigan. Matagal pa yan. Oo. Kaya yun ang pinakamagandang panlaban dyan na nakikita ko. Wala nang ibang paraan. Yun lamang. At huwag kayong papadistract, mga kaibigan, o magpapalansi. Ginagawa nila lahat yan para una ikondisyon ang isip ng tao at madistract ka. Dito ka ngayon magpo-focus dahil magagalit ka sa ginagawa nila, eh mapupunta dyan ang attention mo imbes na sa pangangampanya. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas.
Kaibigan, ang bawat kaibigan na